Claude, medyo mabagal pa yung momentum at pacing ng Echo sa game na to. Ito na nga ang first turtle of the game. Dito na natin makikita kung bakit nga mabinik! Napakagandang sipa mula kay Yawi. Pinasan naman may untog pero first blood masesecure dito ni Sanji. Pero andito yung dakdak ni Ryzen. Sanford, makakatakas pa nga ba? Pero mukhang may hatak. Sanford is still alive! Renzo, isang hit na lang! Ooh. Carl TZ, the Child Prodigy, going in with the Empowered Sword. Ryzen! Nako! Double kill pa nga para kay Carl! Man, si Sanford, grabe yung pag-shoot niya ng mga skill. Ni-knock up niya pataligo. Ayo, doon na nag-count yung isang talon ni Povius, pero pinagsabay niya rin sa flicker out. Grabe ang mga mechanics na nakikita natin. But Echo stood loud and proud. 3-0 ang ating kill score. Ayaw pa nila tigilan. Jack Mamba! Ipilitan siyang gumamit dito ng ultimate. Makakasurvive. Pero si Etomax mababurn yung flicker upang makatakas doon sa sitwasyong iyon. Echo leading in this game. Sila pa ngayon na mag-uumpisa on the turtle fight. Pero si Ryzen sumisilip. Ayaw bitawan yung pwesto. Si Renjo ata makikita. Sa misipan naman! No! Napagod ang pasa! Hindi ka na makakawala pa. Habang ngayon dadaktak rin si Ryzen. Eto Max is low. So medyo delix kung papalag sila. Hindi pa rin nakakakuha ng kill ang Omega. At papasukin pa ni Sanji. Si Eto Max sa ilalim ng tore. At na-sandwich na nga ang Omega. Pero sino nga ba ang nandun sa sandwich na yon? Makakatakas naman pala si Yawi. At magre-regroup ang Echo. Sisimulan nila ang turtle. Ito na nga ang pagtuloy. Si Chuck Noailo, wala silang pang check. Si Ryzen lang mag-isa. Renjo with a falling star moon. Walang tatamaan ang miyembro mula sa Echo. Pero si Kelra tahimik lang. Naka-shotgun! Mukhang masisipa siya ni Yawi! Napagat ang targeting mula sa Echo. Wala na yung aasahan nilang sakit mula sa barangay. Habang ngayon, si Carl TZ naman ang pwedeng kunan ng buhay. Babagsak si Carl. Wala yung Retriever. Omega takes the position. And the turtle of the game. Nauna na si Renzo around that area. At si Chakno naman ay susunod. Dihilain na ng Omega papunta sa kanila. Pero mas marami nang nakasunod na mga orka. Kailangan pumuesto. Kailangan timingan ng maganda. Pero ngayon, uumpisahan na ata. May knock-up dito mula sa Echo. Si Renzo makakaramdam. Pero agad din naman siya makakapag-regen. Conceal play. Chakno ang pwedeng bigyan. Pero ngayon, naka-flex pa. Hindi mo ako basta-basta masisipa. Eto, arrow. Hindi tatama ang arrow. Pero ito na nga, turtle. Sisimulan na ba ang team fight? Papasok na! Apag na falling star moon, masesecure to ni Ryzen dahil sa espasyong ibinigay ng mga kabarangay. Pero very cutie, nagwawala na with a blazing duet. Hahabulin yung isa sa may bandang dulo, pero si Yawi buhay pa. Hindi na ata dadagdag pa, pero si Kelra, naka-shotgun bigla. Sanford is the only man alive on the mid lane, pero kailangan nilang mag-take control. Nakikita natin na unti-unting bumabawi yung barangay. Na mas maaga ka nakakapag-participate sa fights. Yung farming pattern mo ang hirap ding i-disrupt kasi si Claude ginagamit ng echo pang poke pang pwedeng humarap sa Omega. Yun nga lang, si Ryzen ata nahuli dito. Hindi niya in-expect na bibigyan siya ng echo. Tatlong miyembro magpupos pa sa gitna. Si Chuck huhulihin nila. Yawi with a kick. Pero napaganda na timing. Tinimingan ni Chuck yung sipa dito ni Yawi. Kaya hindi siya nagawang hulihin. May arrow na follow-up. Sanford, si Kelra na iwan sa gitna. Pero naliparan siya. Sanji plus Sanford. Pero ito na yung sipa. Wow. Inantay lang pala yung magandang timing. Renjo ay tatakbo. Sanford? Si Sanford. Andito ang boksingero. San ka pupunta? Kailangan kang habulin yung San Synergy sa may bandang bot lane. Ito na. Hindi nila titigilan. At hindi lang yung pinaghiwahiwalay nila yung mga taga-barangay. Inisa-isa nila, men, Santi. Ito pa si Renjo na harap nila. Tutunawin na ni Manny Cutie. Sabi ni Sanford, di ka po. Ako kontrolin yung heroes ng Omega kasi may mga follow-up. Nandyan yung Circling Eagle mula kay Matilda. At alam kong kaya sumunod ng mga kakampi ko. Tiwala sa kakampi ang galawan ng mga orka. At sisimulan na nila ang Luminous Lord. Nagahanap si Yawi ng angulo. Kenra, inaamoy na niya. Dito na yung flicker si Pana naman. Pero mukhang nabangga dito sa mamimilisong dingding. Makakatakas pa nga ba siya? Pero si Benny Cutie na ang magwawala. Wala ngayon si Eto Max at Chato. Pero si Kenra ay buhay pa. Yung tinarget ng Echo ay nakasurvive nga. Sanji dito tatapat pero nakasak shotgun. Mapapatubad siya ni Carl TZ. Pero andito yung mga dakdak. 2v2 situation. Echo versus Omega. Andito na nga. Renjo will fall down. Dalawa pa ang lamang. Ryzen matitira. Iko-contest siya pa nga ba? Medyo delix na. Carl TZ nag-init. 6-2-5 for the Child Prodigy. At masis. Pre, basta yun na yun. Napaka-init ng laro na yun.
yun. Pero, the Blazing Eagle. The Blazing Eagle. Pwede. Oh, pero ito, seryoso na ulit. Kailangan depensahan ng barangay ang kanilang base. Pumasok na dito ang Lord. Pero hindi pa naman nag-e-engage ang Echo. Natamaan ng pana, pero sabi ni Sanford, I got you, fam. San-san si talaga, Sanji, no? The San-san duo, walang bumagsak na inhibitor turret. Oh, granda araw ng depensa ng Omega. Pero yung Lord kanina, tinry nilang... Oh! Ganito yung mga nakikita natin. Si Kelra napilitan ng gamitin yung flicker. Kaso may flicker din si Yawi. Ipinasa na nga. Oh, na pero utok na bago na set up mula doon kay Chakno. Chak Mamba. Biglang mawawala. Napaganda ng sagot ng Echo dito. Hindi basta-basta. Pero wala na si Bagyong Benny. Andito naman si Ryzen. 2v2 na naman. 2v2 na naman si Ryzen. 50 HP na lang. Pero may shield si Sanji. Ang kanyang kalaban. Sabi ni Cartesi Reggio, tayo ulit muna. May dalawang laban. Dalawang 1v1. Pero sabi ni Carl, nag-mature na ako as a player. Ayoko ng kill. Gusto ko ng objective. Kaso pinipigilan ni Renzo yung objective papalabas mula sa Echo. Isang tira na lang, mawawala nito sa mid lane. Pero Renzo, delikado siya dito. Kailangan nilang ipilit, pero ginagawa naman nila. Ryzen? Renzo is still alive, babawi naman dito. Kaso nga lang, may demonic force pa. May untog mula kay Chatno. Oh. Hinuli nila si Karn. Iniipit na sa gitna, pero may takas pa ba? May harang sa gitna, pero walang kawala. Si Chatno pa na patumba. Oh my God! Goodness! Coming in from the Child Prodigy! Empowered Sword after Empowered Sword. Sabi niya, tayan, pero mukhang sabi ng Echo, hindi. Hindi pwede. Hindi pwede yung walang patayan na term sa amin. Anong ceasefire? Oy. Ceasefire? Walang ceasefire. Yun ang sabi nila. Pero tumama ang Abyss sa laro. So sabi nila, sige na nga, 40 seconds na lang naman ang nahihintayin. Wait na natin to. Pag may namatay kasi sa atin, medyo 60 seconds yung respawn time. So kailangan kumalma ng dalawang team na to. Pero importante na sa Echo, pakahanap sila ng pick-off. Uy, tinamaan! Tumama na naman yung pana! Si Carl Tizzi ang nahuli! Mabubuhay pa nga ba? Pero ngayon, wala na si Carl! Oh, pumana no. Si Etobak! Sumigaw Kenra? Ng Kenra? OMG! Si Kenra ang mapapatumba. Immortality pa, makabuli. Naka-shotgun, naka-abang. Oh, tingnan natin, may roll yung pasagitna. Grabe! Mo, an outplay! The outplay from the Filipino Savage! Haas, Knoss, malala! Bumabalik yung buhay habang shumashotgun. At 5 segundo na lang, lalabas na yung Evolved Lord. Pero sabi din na si Kayawi, ikaw muna! Kahit may imo ka, sige na nga, what? Umuwi ka na muna! Grabe! Si Kelra naninigurado, sabi niya, guys, hindi pwedeng mid lane land. Kailangan dalawang lane yung itutulak natin. Ganda nung ginawa nung Omega doon. Echo, actually, still surviving the fight. Nakasurvive doon si Yawi. Oh my kailangan God! Lang nila shotgun! Look for the shotgun! Dito. Is this the endgame? Mula kay Yawi, pero nakaabang lang din si Kelra. Habang buhay ang shotgun, buhay pa rin ang laro. May cannon! Isang may million, cannon! Tatapusin na nila! Barangay Omega! Wait, teka oh, lang! Buhay ka lang! Outplaying the members of the barangay. Si Renzo mag-isa. Kakayanin pa ba? Pero mukhang hindi. Sama-sama na sila. At ang orka ngayon ang sisigaw! Part of the game, si Kelra dito ang lumalamang on the laning phase. Chakno, medyo bumaba ang kanyang HP. Pero iniwan lang saglit sa gold lane si Kelra. Pumasok na agad, Sanji! Si Sanji ang uhulihin. May Petrify na gagamitin. Pero first blood will be secured by Ryzen. Pero may bawi naman si Karl. Si Ryzen may iwan sa gitna. Matatakasan nga ba? Pero hindi. May knock-up dun sa gitna. Double kill again. Ano yung forma? Pero hindi sila magpinsan, di ba? Hindi. Hindi talaga related at all. Ibang storyline. May Forsaken something yung kay, ano eh. Iba yung story nila. No? Pero nandun sila sa same universe. Siyempre. At uy, ngayon sisimulan na ang purple buff. May mana knock up ditong isa. Ang ganda ng pa. Oh, yung follow up na ginagawa ng Echo. Yung sipa tapos langoy. Petrify lang. Ano kakunat? Bumaba ba yung HP bars? And ang version kasi ni Ryzen dito is, yes, meron siyang high burst damage, yung DPS, pero it's gonna come from the ultimate. Mag-isang tumawid. Hindi na nakatakas pa. Dito naman magkakaroon ng problema. Ayaw magpalaro. Ayaw, tuloy-tuloy. Pero mukhang makakapag-sword out naman si Sanji. Papasok din. At si Yawi naman, hindi talaga tumatapos. Lahat ang pwedeng sipain ay sisipain ko. Hindi pwedeng nagpapahinga yung paa. Benny Cutie will kill as well.
Eko naman! Well, di ba, pag sumipa ka, kumuha ka ng isa, oh, okay na, kalma, kalma. Ganun dapat yung goal eh, pero yung Eko hindi. Go pa. Killable eh. Hanggat may flaker, killable. Killable. Hanggat nakikita ko may skill ako na hindi nagko-cooldown, killable. Pero tignan natin na may laban dito sa river. Nag-conceal play na sila. Mapapabagsak si Carl TZ. Pero andito na nga yung bawi. Nanakap ng isa. Nakashotgun si Benny. Pero si Reggio ay buhay pa rin. Kaso nga lang si Ryzen ang naging kabaleta. A jungler for a jungler. Ito talaga malakas yung Omega. Yung trading mechanics nila. May mga certain objectives sila na binibigay. Kasi alam nila may kapalit. Good to wall charge naman nun. Sabi niya, Jawi, tama na. Ganun na ganun eh. Hanggang dito, sweet? Oo, sweet. BFF yung dalawa eh. Kailangan na. May connection, pero si Sanji na naman. Wala kang purify dito, Max. May sipa si Yawi, pero tinulak palayo si Chakno. Ang ganda ng ginagawa ng Echo na tuloy-tuloy sila sa pag-take ng pick-offs. Ito yung go signal eh. Pag nakita mo yung real-world manipulation, tas kadita ka, automatic. May hanapin mo yun. May radar si Sanji eh, no? Naririnig niya, oy, may nagre-real-world dun ah. And ito nga sabi ni Santi kanina, alam niya, walang purify. And look at the burst damage coming out. Tips for Echo. Every single kill that they make, specifically in the mid-game, has to be converted into neutral objectives. Or nag-conceal sila dito, pero nirarush na nga ng Echo. Hindi na makakalapit pa ang barangay doon sa mismong Lord Dyke. Si Ryzen Chakno dito ang hahabulin ni Sanford. Grabe si Chakno, parang at save, pero hindi na ito sapat. Hindi sapat ang pagprotekta ni Chakno upang makatakas pa siya doon. May untog, tinamaan nga. Eto Max with a real world manipulation. Agad na makakancel. May langoy, may sipa, may langoy. Echo Express! Hindi talaga binibigyan ng chance ang Omega na makahinga kanina pa. Isa-isang nahanap ang mga taga-barangay at mukhang isa-shotgun pa ni Benny Cutie. Apat ang namatay para sa stas. Walking petrify si Sanford eh. Sabi niya, okay, kung yung kadita ang hinihintay nyo, sige, ako na lang. Ako ang magpe-petrify. Dun sa Amon, hindi na nakagalaw ang Smart Omega. Pati na rin si Yawi. Sabi niya, okay, walang petrify si Sanji. Piplikeran ko na lang yung aim. At ito na nga si Chakno ang unang hahanapin at ito na ang Lord Push from Echo. Nakapag-flicker si Chakno, nakatakas doon sa langoy pero may real-world manipulation. Dedepensa sila, oh, ang ganda ng damage dito ang ibinibigay. Oh, Echo, no! Nagtataka na mag-base lock. Get kakayanin pa nga ba? Oh, Echo Express takes a sweep against the barangay.